Inatasan ng National Security Council ang concerned agencies na paigtingin ang pagpapatrolya at pagbabantay sa mga aktibidad sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ang mga napaulat na island building activity umano ng China sa Eskoda o Sabina Shoal. Inihayag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na naalarma sila sa naturang development. Inatasan na ang National Task Force for WPS para sa mas maigting na pagbabantay sa lahat ng features sa loob ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone ng PH. Saad pa ng NSC official na responsibilidad nila sa ilalim ng international law na siguraduhin hindi nasisira at hindi nagkakaroon ng mga reclamation activity sa WPS. Una rito, sinabi kamakailan ng Armed Forces of the Philippines na napigilan ng pinaghihinala ang reclamation activities ng China kasunod ng presensya ng Philippine Coast Guard sa lugar noong Abril. And he assumes that Escudero and Senator Escudero and Senator Estrada were there as that one and two leadership to assume the new Senate leadership. Do you observe those kind of demeanor na hindi napagbigyan ng tamang kondukta ng due process protection si Ginong Morales as a resource person, and mukhang tumiklop si Senator Bato de la Rosa doon sa pressure na parang tinake over ni Jingo Estrada ang proseso ng committee hearing at ang kanyang pamumuno sa committee procedures? Ang nakikita ko dito, Senator Bato naman is committed to his hearings. Mm-hmm. To be fair, hindi yan makakaumpisa. Hindi ito magkakaroon ng tatlo, apat na hearing kung hindi dahil kay Senator Bato. So we have to give him. I think it was more hindi siya assisted very well. Kumbaga, unang-una nag-iisa siya. Mm-hmm. Hindi niya ba natin? Yung ibang mga senador na pag-uupo dyan, alam mo, hindi sila sang-ayon. You get the impression, even if Senator Cheese appeared to be objective, maganda naman din kasi yung mga panayam niya, no? Pero you get the impression na they wanted this over and done with. Tama. O tapusin, diba, para, mm-hmm. Sige, tapos na to, and then mag-committee report na lang kayo. Yun yung impression. Every time may uupo na senador dyan, of any party, you keep getting the impression na si Senator Bato lang ang may gusto ng hearing na to, and all the other senators are trying to convince him na tigilan mo na yan. Oh, at umiiwas sila. Oh. Correct. Hindi naman niya yan. Nagrabe yung pressure sa kanya, daming kumakausap, di ba? Yeah. He was quoted as saying na ang daming kumakausap, ganyan. But I don't think tumiklop siya sa pressure. I think lang that he is not, hindi siya ganun ka-seasoned pa as a senator. This is his first term. He's not a lawyer. Mm-hmm. If he was assisted by his staff na abogado, na listo, kumbaga, baka nakalabit pa siya na, sir, teka muna, kailangan ng due process ito. Baka ano. Or maybe he was aware of that rule. Pinagbigyan niya si Senator Jinggoy. Mm-hmm. Malaki mag-recess di ba? Yes, tama. So, the rule is, pag recess, papakawalan ka na. Yeah. So if it's only for a few days, okay yan. Pero hindi niya bibitiwan. Because nagulat din ako, this was supposed to be the last hearing. Mm-hmm. Biglang, baka may papasampina pa siya. At yes, yung papasampina, whoever that lamb is. Yeah. At maganda yung pinunto mo, Attorney Trixie, ha? Yung pinunto mo nga, kapag tinanggal ng new Senate leadership under Senator Cheese Escudero, sa committee chairmanship niya, si Senator Bato de la Rosa, na siyang namumuno sa PDLX investigation related to the scandal involving the president's involvement to drug abuse, alam na that the Senate Codita on leadership of Senate President Meg Subiri ay nakaangkla sa pamamagitan noon para patigilin talaga itong Senate hearing on PDLX. Tama po ba? Mm-hmm. We have to wait for that development. We might have to wait for that. It's also possible na kasi si Senator Cheese isn't the type to do anything so obvious. Yeah. But natin kilala si Senator Cheese. He was my professor sa UP. Littles and Deeds. Maganda pa grade ko. Mm. So, he's very seasoned, ha? Ang matagal yan ng congressman bago umangat yan sa Senado. Mm. So he knows to stay around the legislature. He knows how to bring in votes. Or at least yun ang alam natin na reason kung bakit siya inupo dyan. Pero yung mga obvious motives, I think he will be far more circumspect as compared to let's say the House. Sa House kasi, di ba, harap-harapan eh. Ah, walang sat. Garapal. That's the word. Garapal.
In your face talaga. Dito hindi. It's going to be a lot more subtle if it's Senator Cheese, which makes him far more dangerous to us. Yan. Because ang term nila dyan, Attorney Trixie, he is as astute as a politician can be, smart as a lawyer that he can be, but he can also be as cunning and scheming when it is necessary to play the game. Tama po ba? That's it. Exactly. So, in this case, dito sa atin, kasi dati, mabibigat ang kamay, di ba, sa House? Well, padating pa lang sila, nakikita mo na kung saan sila papunta. Dito, it's going to be far, far more difficult. Pero inaasahan natin that the Senate is the last bastion, kumbaga, last defense natin against things like yung mga ano, yung blatant politicking and yung tampering with our constitution. Senado talaga ang inaasahan natin sumalagyan. So ang tingin, the reason the PDP vote was for Senator Cheese was because he could guarantee, and Senator Cheese himself is anti-Chacha at hindi siya nag-compromise. Hindi, he didn't sign on the sige economic provisions na lang. Hindi. Doon sa people siya nag-object. Tama. So, if PDP was voting as a party, then this was the correct vote for them. Mm-hmm. Diba? Again, that would have been the directive of the former president, yeah, who is still chair of PDP. Mm-hmm. Attorney Trixie, before natin po iwan itong tungkol sa kudeta, iskandalusong pampolitikang maniobrahan sa Senado, sa liderato nito at least, to be objective sa ating mga mamamayan, not because you know personally, as a professor sa law school mo sa UP, si Senator Cheese, what do you expect from him? Kaya ba niyang panindigan ang role at tradisyon ng Senado as an institution that cannot succumb sa anumang pressure, though it is not absolutely immune from political influence ng presidente sapagkat kailangan yun sa legislative dealings para maipasa ang mga batas? How do you look at the difference of a Cheese Escudero Senate presidency leadership to the previous one? And will the tradition and the brand of Senate as the last bulwark of democracy will remain under a Cheese Escudero Senate presidency? This is going to be a Senate with lots of surprises. Yan ang nakikita. Like, tama yung description ninyo eh. So if he's smart, he won't be obvious. So this bears a lot of watching. Para sa akin, the only reason na nakakampante ako is because Senator, the PPP voted in favor of Cheese Escudero. Para sa akin, alam nila yan, that they inaral nila, and this is a Senate presidency that they can work with. Remember, ang majority dito, ang majo, is Senator Tolentino. Mm-hmm. Senator Tolentino's role as majo is to set the Senate's legislative agenda. So mahalaga yun. I'm starting to think maybe this is good for the PDP. Diba? Lumawak yung ano nila eh. Lumawak yung power nila. Mm-hmm. But at the same time, rule number one in politics is you never bite the hand that feeds you. Correct. Diba? That's why I'm saying this is a lot more dangerous, this situation. PDP voted for this Senate president. Now we have to watch him carefully. Yeah. Diba? Correct. You'll be watch your back. Yeah, correct. And another rule, Attorney Trixie, no, sa rules of leadership and management, you should not outshine the master. The master now is Escudero in the Senate. Subalit, mayroon siyang mga kapanalig na kailangan ding mag-shine at kailangan ding mag-play ng kanilang political affiliations. Tama po yung observation ninyo. Dahil dyan, Attorney Trixie, tunghayan muna natin itong isang ulat pa before po sa isang tanong kanina na hindi ko na itanong sa inyo kung papa-appending ito, Attorney Trixie, papaano makakalabas at marirelease si Jonathan Morales sa Senate custody na nakakulong siya by contempt order. Mukhang hopeless na kasi ang taong bayan dito sa lower house. Tinatawag nga nila na House of Tambaluslus. Yung House of Representatives naging House of Tambaluslus. Anything that will destroy the Duterte and that will prop up the possibility of a Martin Romualdez presidential candidacy, yun ang nangyayari. Pang tapal butas, rubber stamp
essentially extension siya ng Malacañang instead of being an independent legislative branch or portion. Samantala ang Senado, tinitingnan sana siya as the last bulwark of the defense of democracy. Did you observe that the powers that be na binabanggit niya, obviously, on my point, ang nire-refer niya dito is ang circle of the power of the president, ng kanyang sirkulo. Ang kanyang first lady, alam naman natin, hindi na yan bago sa taong bayan, na nangingialam at pakialamera. In ganon din si Speaker Martin Romualdez, kinoconfront nila ang leadership ni Mig Subiri at the point na nang nagkaroon ng banggaan na Attorney Trixie, kung maalala mo, nag-black ribbon wearing sa House, sa Senate, against sa iskandaluso at budol-budol na People's Initiative, Charter Change Initiative nila Martin Romualdez, nagkaroon ng bangayan at umingay ang pangalan ni Jinggo Estrada. So I think this is the second time na seriously nakudeta ang leadership ni Mig Subiri. How do you look at that alignment of possible political alliances that will ease out those na hindi mag-toe the line sa political agenda and legislative agenda ng Marcos administration and they do not see anymore as an ally si Mig Subiri na mapagkakatiwalaan to bring legislative cooperation and support from the Senate, Attorney Trixie? Hindi ko pa nga masyadong nakikita yung drift dito. What is obvious is that this was external. What is obvious is this was Malacañang. Pero yung ano dito is, ang tingin ko, they needed a change in leadership right away. Tapos yung negotiations for the other votes are still ongoing or they will take it up kapag nangyari na. In other words, mabablindside tayo dito. For the first time, iniisip ko, magaling itong move na to. Because they were able to sign on even those obvious objectors. Senator Aimee voted for Senator Cheese. Yes. Diba? Naman natin si Senator Aimee, parating kontra yan. Kontra yan sa Malacañang. Kung saan tutungo ang Malacañang, hindi siya boboto doon. So, baka mas malalim. Or, given the time that they had, hindi pa nila nane-negotiate yung vote for other issues. Pwede. Diyan tayo magkukan. Also, hindi pa natin nakikita yung palitan ng set ng committees. Kasi alam natin na nag-resign na nga yung mga officials. Kung magkakaroon ng, tectonic ang shift dun sa pagre-replace ng committee heads. Ang committee heads, crucial yan. Yes. Kung saan nila yung issue at saka kung paano tayo mabubulaga dun sa mga issues na yon. Tama. So, na natin. Halimbawa, pag ni-replace si Senator Bato, alam na. Yeah. Diba? Yung hearing eh. Kasi hindi pa tapos eh. Magkakaroon ng fourth. Dun sa fourth hearing, magkakasubpina. And remember, Senator Bato did not shut the door on a subpoena to the First Lady. Yeah. Or sabi niya, Everlam is. Diba? Yeah. So, tama pa kayo. So, yun yung nakikita ko dyan. Bubulagain tayo dito. Attorney Trixie, now, sa tingin po ba ninyo, itong nangyaring kaganapan sa Senate Kodita against the leadership of then Senate President Subiri, magpapatingkad ng political crisis and bickerings between the factions inside the Marcos administrations, administration na mga allies niya dati. Lahat naman ito, aliado niya eh. Sa unity man lahat ito. Or may iba pang patutunguhan maliban sa sabi mo, na of course the minor objective or the immediate objective, Attorney Trixie, I don't know if you will agree, ay nabulabog at napatigil na diskaril ang Pidialix at Morales focus at na-focus sa change of leadership at napakulong pa na by way of sight in contempt si Morales by the contempt orders of the committee ni Senator Bato. So basically na sideline itong Morales Pidialix scandal targeting the president sa revelations niya previously sa three hearings. At yes, naging focus ngayon ang Senate Rigodon. Paano po nag-interplay mga ito? That's one thing, no? Iba pa 'yon. Tingin ko, yes, maganda yung pagkakumpas, momentum eh. Yun yung napati dito, particularly din sa hearing ni Senator Bato na sa inquiry niya, may nakikita tayong momentum, it was going in a particular direction, pero biglang pagdating dito, iba yung tono nitong last hearing. Yung second and third hearings, parang nararamdaman ninyo, may momentum yan kasi consistent na consistent si Mr. Morales. In this fourth hearing, nakikita natin, grabe yung bakbak.
the issues weren't new, ah, by the way. Itong PS, nagkaroon lang ng document. Pero matagal na pong sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada itong issue na to. Bakit dito sa fourth hearing, nagkaroon ng, sila yung nag-gain ng momentum to the point na ito na nga, biglang na, ano, na na-detain si Mr. Morales. Now, he shouldn't have been. Yes. Ang basa ko, he shouldn't have been. Kasi dun sa he, sa case ng sa Supreme Court, yung Lincoln Ong versus the Senate, sabi ng Korte Suprema, panalo dun eh, mostly si Lincoln Ong at si Michael. Sabi ng Korte Suprema, kung i-detain ninyo as an exercise of your contempt powers, kailangan strict yung pagsunod ninyo sa due process. Yes. And hindi stricto yon. How are you going to observe due process? Ibig sabihin, bibigyan niya siya ng pagkakataon na ma-explain niya yung sarili niya, bigay niya yung side niya bago sila mag-decide na contemptible itong behavior na ito. Mm-hmm. So, ang charge ni Senator Jinggoy, nagsisinungaling daw, si Mr. Morales. Okay? So, he should have been given a chance. Eh, walang ganun. Ang bilis eh. Tama. Dapat dito, cause order. So, pwede naman immediately o sasabihin ni Senator Bato, Mr. Morales, you have to explain to the Senate, show us cause why you should not be cited in contempt. Mm-hmm. Very crucial yung point na yon. Hindi yun nagawa. Basta, I want to be cited in contempt. There being no objection, Mr. Morales is found in contempt. Sabi bigla ni Senator Jinggoy, baba nyo na yan. Kahit ako, nagulat ako. Teka muna, ba't ang bilis? So, pwede itong i-challenge actually sa Korte Suprema, assuming na hindi yan ma-overtaken by event.